Akala mo ba hindi ko napapansin yung mga sulyap mo sa akin? Hindi ako manhitbong. Tay, huwag ka muna. Tay, tama na, Tay. Tay, ano gagawin mo, Tay? Tay. Tay. Naranasan mo na bang magmahal ng isang tao na may kasintahan na? O di kaya'y may asawa na? Napakahirap po siguro. Hindi ba? Lalo na kung ang karibal mo sa kanyang puso ay isang kaibigan o di kaya'y kapatid mo. E paano pa kaya kung ang kahati mo sa kanya ay mismong tatay mo at ang inyong pinag-aagawan walang iba kundi ang asawa niya? Yan ang hindi pangkaraniwang buod ng aming ihahandog sa inyo ngayong gabi. Isang tema na usong-uso ngayon at sanhi ng napakaraming hugot at bugbog sa ating puso. Pakatutukan ang kabuuan ng isang pamilya na nasisiguro kong magiging paksa ng mga diskusyon kung sino ang tama at kung sino ang dapat nagparaya. Dito lamang sa aming episode na pinamagatang Mahal Ko ang Asawa ng Ama Ko. Nay! Mahal niyo ako! Pero hindi ko na masikmura ang pambababait pananakit ng tatay niyo. Mahal niyo. Hindi ko kayo magsigurin. Lalasunin mo ba ako? Pagod na nga ako sa pagtatrabaho para sa inyo eh. Sana kasi inayaan na kami sa mama kay nanay. Ano sabi mo? Ha? Ano sabi mo? Gusto mo sa nanay niyo? Sige, sa mama ka! Tignan ko lang kung di kayo mamatay sa gutom doon. Para babae lang eh. Sisiraan niya pamilya natin para sa babae. Mababayaan niya magkawatakot ang pamilya natin. Pasensya na kayo kay tatay, ha? Mainit lang ang ulo ko, eh. Gusto niyo bang mabuo ulit ang pamilya natin? Hmm? Antay lang kayo, ha?
pabalik din ang nanay niyo. Pero habang wala pa ang nanay niyo, Bong, ikaw na munang bahala dito at kay Popoy, ha? Ikaw munang bahala dito sa bahay tuwing aalis ako. Bong, gaano ka kalapit sa ama mo nung bata ka pa? Hindi naman no, ako nagkaroon ng pansama ko na maging malapit kami kasi wala kaming bonding. Ah, wala kayong bonding talaga? Kasi pagdating niya galing sa lantsa. Teka, galing sa lantsa? Bakit? Ano bang trabaho? Naglalantsa ang tatay ko noon. Ano? Sa fishing boat. Sa fishing boat? Ano siya doon? Kapitan siya. Eh, so hiwalay na pala sila noon pa? Nagkahiwalay sila dahil nga sa isang babae rin. Madaling salita, nag-away sila at nag-usap na magkahiwalay na. Ah, nagkasundo na noon na magkakahiwalay na. Ilang taon ka ba niyan? Hindi pa nga ho yun eh. Grade 6 ako. Oo. May nakilala pa siya doon na pamangkin ng pinsan niya. Ano? Porcher High School. Yung unang babae na nahuli. Nawala na ho yun sila. Nawala na rin. Nawala na rin. Iba na ito. Oo, iba na ho rin yun. Ah, hindi isinama yung babaeng yun. Hindi ho. So, ikaw at isang kapatid mo, parehong lalaki kayo. Oh. Napunta kayo sa ama mo. Hmm. Yung dalawa at nandun sa mama mo. Kailan formal na pinakilala sa'yo ng ama mo yung babae? One for you. 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 One for me. Ang liit naman ng mga nahuli natin. Sabi ni tatay, kapag nakakita ka ng sirena sa dagat, dadami yung huli mo. Parang wala naman ng sirena rito. Buti na nga lang may nasibat tayo. Tsaga-tsaga lang muna. Di bali, paglaki natin, pating na ang huli natin. O, ilan gusto nyo? Yeah. Kuya Bong, si tatay, may bisita na namang babae. Kanda na babae. Aboy! Ay kayo. Siya ang Tita Micaela ninyo. Ito nga pala yung mga anak ko. Si Bong tsaka si Popoy, ito yung panganay ko. Hi. Tita Micaela ninyo, mula ngayon, sa atin siya titira, ha? Ba't kamukhang kamukha mo itong isang anak mo? Kamukhang kamukha. Lahing pikot yun. Huwag naman sana magmana sa'yo. Naman. Bolero. Malambing lang. Malambing lang. Ano ka ba? Alam lang. Bagay ba kami? Malapit na po itong matapos. Nakakatuwa ka naman. Kabata-bata mo pa lang. Marunong ka na sa mga gawaing bahay. Ganyan po talaga pag walang nanay. Kailangan po matuto sa lahat ng bagay. Alam mo, pareho pala tayo. Lumaki rin ako na walang nanay. Namatay siya nung pinanganak niya ako. Kaya naiintindihan kita. Hirap talaga lumaki nang walang nanay. Sa bakasyon, ipapasyal ko kay ni Popoy sa Iloilo. Doon kami nagkakilala ng tatay mo eh. Gusto mo rin ba maging kapitan ng barko? Alam mo, sa tingin ko, kapag nagbinata-binata ka, mas gwapo kang kapitan sa tatay mo. Aray! Sandali. Aka na. Mamamansyaan po ang damit niyo. Hindi, okay lang. Bakit yung po sinipsip niyong dugo? Aswang po ba kayo? Hindi, nililinis ko lang. Ikaw talaga, alam mo, pagbiro ka para kang tatay mo. Oh, hindi pa kayo tapos dyan? O sige, pagkatapos dyan, higiba niyo ng tubig si Tita Micaela niyo, ha? Hindi nga, bilisan niyo.
kita ni Kaela na naman. O, Popoy! Tara na! Wala nang ibang iniisip si tatay. Hindi yung babae niya. Hindi man lang tayo pinapadalo kayo ng nanay. Pwede lang tsaka cheche. Nagdala ko siya ng bago niyang kabit. Huwag ka nga magsalita na ganyan, Popoy. Bakit, Kuya? Totoo naman, di ba? Nakakabit si Tita Micaela. Yan yung madalas sabihin ni nanay sa mga babaeng inuwi noon ni tatay. Iba si Tita Micaela. Mabait siya! Kakikilala mo pa lang sa kanya? Mabait na? Hindi kasi siya namamalo. Bakit mo ba siya kinakampihan? Bala ka na nga dyan. Giban mo mag-isa yung Tita Micaela mo. Hoy! Bumalik ka dito! Kotong ka sa akin mamaya! Tita Micaela! Tita Micaela! Tubig po! Ay, ang bait naman ng batang to. Sige, pasok ka na dito. Pakibuhos na lang sa batsa. Thank you. Alam mo, ipagpatuloy mo lang yung kasipagan mo. Balang araw yayaman ka. Yan din po ang sabi sa akin ni nanay. Swerte naman ang nanay mo. Meron siyang anak na kagaya mo. Sige po, magigip pa po ako. Bong, pwede bang hiludin mo yung likod ko? Malayo ba yung pinag-iigipan mo ng tubig? Medyo malayo po, Tita Micaela. Parang kagaya pala sa amin, no? Pahirapan yung pagkuha ng tubig. Sige, di ba, sa susunod, sabay na lang tayo maliligo para mas tipid sa tubig. Alam mo, kahit suyurin mo pa ang buong dalampasigan, wala ka na makikitang katulad ko. Oo naman, huwag ka mag-alala. Ikaw lang naman ang babae sa buhay ko. Siguraduhin mo yan, yeah. Ha? Yeah. Bakit ma? Alam mo, ikaw makilitihan ka. Kaya natatanggalin ko yung kaliti mo. Sige na. Ano ba? Ano ba? Aray, galikot mo, ha? Ikaw, ang dami mong kiliti. Oh, Bong. Gabing-gabi na, ba't hindi ka pa natutulog? Nauuhaw lang po, tay. Oh, ganun ba? Sige, di pakikuha mo na rin kami ng tubig ng tito mo, ha? Sige po, tay. Salamat, Bong. Sa kanyang murang isipan, hindi maipaliwanag ni Bong kung bakit hindi maalis sa isip niya ang kanyang madrasta. Habang tumatagal, lalo pang gumaan ang loob niya kay Micaela. Hanggang sa magsimula na siyang magbinata. Ready ka na? Ha? Sama loob mo, ngayon mo yung doyabas. Ready? Ngayon mo yung bayabas. Ha? Oh. Yan. Talihan mo. Tayo. Talon ulit. Sunod. Kaya mo yan. Oh, ngayabayabas. Lapit sa akin, ha? Oh. Magkabahan. Katulad lang din ang nangyari. Parang kagat na lang langgam yan. Oh, ready? Tingala. Lagay ba yabas? Talihan mo. Okay. Talo na doon. O, tulungan ko na kayo maglanggas? Wag na po. Bet binata na itong mga anak mo. Baka hindi natin mamalayan, manliligaw na itong mga to. Tapos mag-aasawa na, magpapamilya. Eh, oh, ayos nga yun eh. Para mabigyan na nila ako ng apo. Pero mga bata pa kami, tay. Naku. Mga binata na kayo. Oh,
Kayong mga binata na kayo, ha? Pabibinyagan ko kayo. Tay, pero nabinyagan na kami. Hindi yung binyag na yon, binyag sa kama. Hmm? Ampit, ano ka ba? Ikaw talaga, baka magkaroon ng mali siya yung mga bata. Naku, pabayaan mo nga sila. Mga lalaki naman itong mga anak ko, eh. O, sige, ganito na lang. Sa susunod na Sabado, pagbabalik ko galing sa pangingisda, dapat may mga babae na kayo, ha? May mga syota na kayo. Hmm. Ha? Ano? Pag-uumpugin ko. Tawa kayo ng tawa niya. Ikaw talaga, puro kakalokohan. O, sige na, langgasin nyo na yan. Ano, masakit ba? Ha? Ata. Masakit? Opo, ata. Maalis na naman si tatay. Alam mo eh. Bakit babalik naman ako agad? Basta ha, huwag ka magbababae, ha? Ay, talagang mahal ko. Napakasilosa. Kapag niloko mo ako, ipapakulam talaga kita. Huwag ka mag-alala. Ikaw lang naman ang mahal ko, eh. Uy, kayong dalawa. Kayong bahala dito sa Tita Michele niyo, ha? Sige po, tay. Huwag kayong magpapasaway, ha? Ikaw ang panganay. Bantayan mo itong tita mo, ha? Hindi ko pa siya bababayaan, tay. Sige na. Tungin mo, ha? Sige na, stop. Ay. Oh, sige na, sige na. Sige, ingat. Ingat po. Wait, paano nga? Para... Oo nga to. Sige, tara. Wala po ba sila? Michaela! Tita Michaela! Kanina ko pa po kayo inahanap. Kain na po tayo. Ah, sige lang. Wala pa akong gana. Umiyak po ba kayo? Iniisip ko kasi yung pamilya ko eh. Siguro, hanggang ngayon galit pa rin sila sa akin. Eh, sila magagalit eh. Ang bait-bait nila nga ako eh. Alam mo, sa mata ng pamilya ko, di ako mabait. Kasi pumatol pa rin ako sa may asawa. Malungkot. Okay lang ba yan? Yan. Basta pag nalungkot po ulit kayo, nandito lang po ako. Alam mo ba ang sabi ng mga matatanda? Kapag lumublob ka daw sa tubig, nawawala yung mga problema mo. Ganun po ba yun? Tara, samahan mo ako? Pwede ba akong dito muna makitulog? Dito ba? Pwede ba? Hindi kasi ako sanay matulog mag-isa eh. Oo naman ba? Salamat.
Bong, hindi ka pa tapos magayos? Ay, tapos na po. Pero labas na po kayo. Sunod na lang po ako. Sige. Sige po. Kuya, alam mo pwedeng patawad sa isda. Para sa'yo, hindi lang basta tawad. May dagdag. Ako talaga ho. Salamat. Ako na po. Ako na. Bakit kasi pinagpalit ni Apat si Sally sa babae na yan? Eh, hindi naman kagandahan. Baka naman magaling sa kama. Ganyan talaga ang bayaran, di ba? Nakain ang bubo. Yan, okay na po yan. Para lang sa pera. Ay. Hindi ako tulad ng babae na iniisip nyo. Bakit? Disente ka ba? Kailan ba naging disente ang kabit? Aber? Basta ka! Ikaw ang tapang-tapang ko, ah! Dali kayo na, wag. Tama na po. Magkapasaya mo kayo! Mabuti na lang, nandun si Popoy sa lola mo sa bayan. Huwag mo sasabihin sa kanya yung nangyari, ha? Tsaka sa tatay mo. Baka kasi magkagulo pa, eh. Huwag po kayo mag-alala. Hindi po nila malalaman. Akala talaga ng mga chismosang yun. Hindi ko sila papatulan. Hindi po ba kayo nasaktan? Hindi. Pinotektahan mo ko, eh. Totoo nga yung sinabi mo sa tatay mo na poprotektahan mo ko. Malaking bulas ka rin pala na parang tatay mo. Teka muna, nagka-crush ka ba dyan sa babaeng yan nung nakita mo nung... Umanga lang ako. Umanga ka saan? Nung dumating sila noon sa playa. Oo nga. Umanga ka sa ano? Ba't magandang-maganda ba? Maganda na sa paningin ko. Oo, tapos? 10 taon ang tanda sa'yo. So, ikaw ay naging close dito sa babaeng ito. Naging close siya sa akin nung naging 3rd year high school na ako. Okay. Dalawang linggo na hindi umuwi ang tatay mo. Kapag umuwi naman siya, parang hindi ko rin siya kasama. Palagi siyang abala sa ibang bagay. Nawawalan siya ng oras sa akin. Di kaya may ibang babae na siya? Sige po. Mahal na mahal po kayo ni tatay. Alam mo, hindi naman ibig sabihin kapag mahal mo ang isang tao, di ka na pwedeng magmahal ng iba. Pwede po ba yan? Bakit hindi mo pa ba nararanasan? 15 pa lang naman po ako, kaya wala pa po ang alam sa mga ganyan eh. Dapat magmahal ka na, Bong. Wala pa po akong nakakita na pwedeng mahalin eh. Baka naman kasi nakikita mo na. Pero takot ka lang magmahal. Ay, hindi ganyan. Ay! Kuha po ako ng pambanlaw sa mga nadumihan na isda. Wait lang po.
Ka din makatulog? Malinsangan po kasi. Ah, ako din eh. Kahit nakatodo na yung ventilador, parang ang inat-inat pa rin. Sige po. Balik na po ako sa kwarto. Buong sandali. Huwag mo naman akong iwasan. Alam mo, magpasensyaan mo na ako ah. Tagahalo lang kasi itong mga nararamdaman ko eh. Pakiramdam ko, mag-isa lang ako. Pakiramdam ko, may mga pangangailangan ako na hindi nabibigay ng tatay mo. Ayoko na ganitong pakiramdam eh. Naiintindihan mo ba yun? Hindi po. Hindi ko po kayo maintindihan. Gusto kita. Baka makita pa tayo ni Popoy. Wala namang ibang tao na nandito eh. Tayo lang naman yung nandito. Pero mali po to. Pero gusto kita. Kailangan kita. Pangit ba ako? Ayaw mo ba sa akin? Hindi naman ba sa ganun? Hindi naman ako masamang tao eh. Alam mo naman yun, di ba? Basta sekreto lang natin to, ha? Kahit na alam ni Bong na mali, lalong lumalim ang paghanga niya kay Micaela at may kung anong damdamin ang napukaw sa kanyang pagkatao. Hanggang sa... Bilisan mo! Baka mauli tayo may-ari! Dali lang, kulang pa to. Ha? Marami na yan na pitas mo ah. Para kanino ba yan? Para kay Tita Micaela, mahilig sa mga saburong mangga eh. Bong, pasyal naman tayo sa bahay ng lola mo sa bayan. Marami magaganda dun eh. Sus, marami naman magaganda dito ah. Isa lang naman maganda dito eh. Tita Micaela mo. Oo nga, crush ko yun eh. Sana naunahan lang ako ng tatay mo eh. Ayun ako. Diyan basta maganda. Pag nakilala niyo yun, mabait yun, pagbigay, mga sikaso. Grabe. Buti magkasundo kayo yun. Oo, oh, dahil mabait niya kasi. Tsaka mapagmahal. Parang nanay mo. Dami. Okay lang ako. Magkakalakad daw. Okay lang. Kaya ko lang. Okay ka lang. Okay lang. Kaya mo? Kurado ka ba? Oo. Pa-stretch mo. Yan. Makakalakad ka ba kaya? Oo, kaya yan. Sige, sige lang. Patanggal yung ano lang kami. Ang dami na. Tita Micaela. Tita Micaela. May pasalubong ko ako para sa inyo.
Wow, salamat. Sige lang ko. Nak, ba'y nandiyan ka na pala? Ba't ngayon ka lang? Halika na. Kaya na, sumabay ka na sa amin. Ay, namitas lang po ako ng mangga para kay Tita Micaela. Mangga? Naglilihi ka? Hindi. Alam kasi ni Bong na paborito ko yung mangga. Halika na. Bong, halika na. Kumain na kayo. Kumain ka na. Sige, sige, kaya na. Oh. Sige na, kaya na. Kaya na. Hoy, kayong dalawa, ha? Mamayang gabi, magbihis kayo. Maligo kayo, ha? At may pupuntahan tayo. Saan po? Mas tawag na kayo magtanong. Ako nang bahala doon. Kaya na. Kaya na, kaya na. O ikaw, kaya na. Kaya na. Ikaw muna, ikaw muna. Kaya. Yan. Huwag kang matakaw, ha? Paligayahin niya ang mga binata ko, ha? Oo, oh, so, guwapo, no? Malang-malang sa tatay, eh. Oo, oh, diba? Nga po. Waiter! Dito pa dito, sampu. Ah, tay. Asin na po kayo ni Popoy. Ayan. Kaya nga tayo nandito, diba? Para maglaseng, magsaya. O, oh, ano? Ano pang hinihintay niyo ba? Pupukin niya na yung mga chicks niyo ba? Eh, mukha namang mahihain itong mga manok mo. Nako! Hintayin mong kumikig yung mga yan. Yung bago yan. Tingnan mo. Masarap ka bang umalik? Sige na! Bakit mo ako pinupo? Bawal dito yan. Hindi po nga sinasagot yung tanong ko eh. Masarap ka bang humalik? Halikan mo ako. Yan! Sige lang. Sige. Oh. Bakit? Inom na lang muna tayo. Tagal naman. Maubos na yung akin. Bo. Ano nangyari sa kapatid mo? Ah, may bakla ba yun? Mali ko po doon. Cheers ang tatay. Masaya ko doon. Balik po ulit tayo. Tay, tay, tay. Ay, tay. Relax lang, tay. Saan ba kayo nanggaling? Libre lang po sa tatay sa bayan. Binalikan ko na lang ito sila, eh. Sige na, ako nang bahala sa tatay niyo. Sigurado ka po? Oo. Oh. Ano, sige na. Sige. Pahinga na kayo. Ay. Dahan-dahan lang. Yan. Relax ka lang, tay. Ay, ka lang. Salamat, ha? Ay, sige lang po. Salamat din po. Bata sa pagbuburda mo. Ha? Kaya ko to. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Sali pa daros-daros ka ng desisyon mo. Hindi ka na ba naawa sa mga bata? Anong gusto mo, Ambet, ha? Magtanga-tangahan ulit ako? Sawan-sawa na ako sa mga pambababae mo. Sawan-sawa na ako. Pagod na ako.
Maghiwalay na tayo. Magkanya-kanya na tayo. Nay, huwag mo po kami iiwan. Nay, dito ka na lang, Nay! Pa dyan? Hindi po. Kakarating ko lang po. Yung tatay mo at saka kapatid mo nandun sa lola mo? May masakit po ba sa inyo? Napagod siguro ako sa kakalaba. Baka napasukan ako ng lamig. Siguro, kailangan ko lang ng masahe. Oh, madalas mo pa rin bang naaalala yung nanay mo? Siyempre, nanay ko pa rin po siya eh. Gusto ko pa rin mabuo ang pamilya namin. Pero, ayaw ko po na ano. Mawala po kayo dito. Ganun ba? Dahil ba hindi ina ang tingin mo sa akin? Akala mo ba hindi ko napapansin yung mga sulyap mo sa akin? Hindi ako manhitbong. Talagang may physical relationship din kayo? Hindi nga lang yun. Kaya nasira ang pag-aaral ko dahil sa relasyon namin na yun, parang na-develop kami. Mm-mm. At naalala ko siya, hindi na ako makapasok. Tapos yung isa ko yun? Di pa. Kayong dalawa, hanggat malakas ako, hanggat kaya ko pa magtrabaho, hanggat kaya ko pa kayong pag-aralin, mag-aral kayo mabuti, ha? At kung bubuo kayo ng pamilya, huwag kayong gagaya sa akin. Pero wala namang perpektong tao dito sa mundo, eh. Kung maaari, kung magkakapamilya kayo, sikapin yung maging buo. Boy, kumusta naman yung pag-aaral ninyong dalawa? Pasada naman po, Tay. Tsaka nga po pala, bakasyon na po namin sa isang linggo. Boy, di mabuti. Nakapagpaikan kayong dalawa ng kapatid mo. Tay. Di na po ba nagpaparamdam si nanay? Hindi niyo po talaga alam kung nasaan na siya. Pwede po ba na kinalola Benning po muna ako tumira? Para masamahan ko po siya, tsaka para may katulong po siya sa bigasan. Bakit naman? Nakaaway ka ba rito? Meron kayo iniiwasan? Okay, sige. Bahala ka. Basta walang barkada, ha? Opo, Tay. Ito yan sa loob. Thank you.
Ano ba talaga ang dahilan ng pag-alis mo? Ako ba? Paano na tayo? Tayo? Walang tayo kay tatay ka lang. Wala akong karapatan na ang kininga o gawin sa kanya. Ayokong magkasi ang relasyon namin ni tatay. Dahil lang sa'yo. Lang? Ganun lang yung tingin mo sa akin. Nakapag-desisyon na po ako. Ayoko na pong tumira dito. Para hindi na muling matukso, nagdesisyon si Bong na tumira muna sa bayan. Pilit niyang kinalimutan si Micaela. Umabot pa sa puntong nanligaw siya at nagkaroon pa ito ng sariling girlfriend. Bong? Jenny, si Tita Micaela. Pangalawang asawa ng tatay ko. Tita Micaela, si Jenny po. Girlfriend ko ba? Magandang araw po, Tita Micaela. Hindi pa naman ako ganun katanda para magmano ka sa akin. Pwede bang iwan mo muna kami ni Bong? May importante lang ako sasabihin sa kanya. Ganun po ba? Sige, muna na po ka sa inyo. Sige. Bong, huwag mo na muna ako yatid. Sunduin mo na lang ako bukas. Jenny. Pag-iingat ka. Salamat po, Tita. Para sa'yo lahat to. Pero hindi mo ako kailangan pa sa labungan. Bakit bawal ba? Magagalit ba yung girlfriend mo? Huwag na po kayo bumisita dito ah. Ayoko po ng gulo. Umiwas na nga po ako eh. Pero, ba't niyo po ako kinukulit? Ayan ang... Tantanan niyo na po ako. Sige na po. Bumalik na po kayo doon sa bahay kasama si Popoy, si tatay. O, masaya naman dyan ah. Inuntis ako. At ikaw ang ama ng dinadala ko. Buti nagbalik ka. Paano po kayo nakakasiguro na ako'y nakabuntis sa inyo? Mula nung napapadalas yung pagdududa ko na may ibang babae si Ambet, hindi ko na siya pinagbigyan na galawin ako. Ang dalawang buwan ko nang dinadala tong anak natin. Kung hindi mo to pananagutan, Siguro ipalalaglag ko na lang to. Huwag. Pananagutan ko yung bata. Paano sa Jenny? Si Ambet? Ilang araw ko nang pinag-iisipan to. Mahal kita. Kahit di dapat, kahit bawal, gusto mo, magkasama na lang tayo. Bumalik ka pa rin. Ay, ba't bumalik ka pa rin? Buti-buti nga, nakalusot ka na eh. Buusap na kami noon ng... Nung babae? Nung babae, madras. Na kami na lang magsama. Eh, kanina ko pa nga hinahanap yung batang yun eh. Ang sabi ng kapitbahay eh,
Nakita daw nila doon si Bong eh, tulala. Papasakay daw ng bangka. Ano bang nangyari doon sa batang yun? Eh, maayos naman ang apo ko rito eh. Pero nung dinalaw siya ng babae mo, napansin ko na para siyang lutang nitong mga nagdaang araw. Tay, sana po, huwag po kayo magalit, ha? Narinig ko po kasi sila nag-uusap bago po umalis si Kuya. Sa tingin ko po kasi, may relasyon po sila. Tay! Ay! Anak! Tay! Ay! Tay! Tay! Tay, huwag. Tay, huwag. Tay. Tay, tama na, Tay. Tay, ano gagawin mo, Tay? Tay. Tay. Tay, bumaba ka na, Tay. 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 Sadya. Ilang beses po ako umiwas, pero... Babae ang naging dahilan ng paghihulay namin ng nanay mo. Di ko sukat akalain na babae rin ang magiging dahilan ng pagkasira natin mag-ama. Sige na, malis ka na. Kung gusto mong pang mabuhay, huwag nang babalik. Naging balita noon kung anong one eh. Siyempre na doon ang tatay ko noon eh. Siya na ang bilang na... Nako, eh malamang-lamang sinabi sa tatay mo na kanya yun. Ano sa tingin mo? Baka gano'n ang nangyari. Teka muna, bakit ka uli umuwi? Kasi walang taon nang nakalipas eh. Mm-mm. Na nanakaya na ako sa isang inter-island. Mm-mm. Nung Bong, oy. Lumating ka na pala? Oo, nung isang araw lang. Ah. Musta? Okay naman. Oh, sige, mauna muna ako ah. Okay, ingat sige. Ingat. Sige. Uya! Popoy! Uya! Musta, Popoy? Kuya, kailangan mong umuwi sa bahay. Kuya, si tatay. Anong nangyari kay tatay? P-
Pasok kayo, kuya. Tay. Tay, pamilya ko po. Si Jean at si Ferdy po. Ang apo niyo. Tay. Patawad po. Sana noon pa po humingi ng tawad sa inyo, Tay. Hindi pa kayo nagkakaganyan. Patawad, Tay. Patawad po. Walang ibang bukan bibigyan tatay mo nun. Guro ikaw. Lagi niya pinagmamalaki lahat ng mga naabot mo sa buhay. Matagal niya na tayo napatawad. Ako ba? Napatawad mo na? Bata ka pa lang nun eh. Alam ko, mali yung ginawa ko. Maling-mali. Kalimutan na lang yan. Kalimutan na lang natin yun. Ginusto ko rin naman yun eh. Siguro sabi ko lang ako sa nanay nun. Sabi ko sa yakap niya. Kaya nga, totoo yung kasabihan eh. May dahilan kung bakit nangyayari ang bawat bagay sa buhay natin. Para matuto tayo. Para hindi na natin gawin lahat ng mga pagkakamali natin noon. Nay, pwede po ba ako sumama sa kanila sa bayan? Ako, anak, huwag na kasi. May pasok ko pa bukas. Anong pangalan mo? Pongpo. Hey. Kapareho pala tayo ng pangalan eh. Yun po yung pangalan na binigay sa akin ni Tatay Ambet. Bong. Pwede ba kitang mayakap? Opo naman. Nay, ba't umiiyak po kayong dalawa? Hindi, anak. Wala to. Masaya lang kami. Tara na. Para maabutan pa natin yung misa sa simbahay. Bye-bye po. Sige. Micaela, Bong, ingat kayo, ha? Ingat kayo. Anak.
that point, wala na kayo wala talaga. Wala na. Wala na. Tibok, wala na natin. Wala na. Wala na talaga yung anong yun. Nag-usap na kayo ng masinsinan ba ng ama mo bago siya mamatay? Ang sabi ko lang, patawad, ganun lang. Ah. Hindi naman siya makapagsalita. Oo. Ano yung mga natutunan mo dito, no? Sa karanasan mo ito sa buhay mo na hindi pangkaraniwan talaga? Yun niya, siguro kung ang ama ko mayroong pagsisino-sino sa amin, sa sitwasyon namin doon, hindi mangyayari yun. Ah. Oo, hindi niya naman kami tinatanong. So, ibig mo sabihin ngayon, parang yan ay isang mensahe mo sa mga magulang, no? Sa isang padete pamilya na nagkakaroon ng madrasta, humuha sila ng babaeng pangalawa at may mga lalaki silang anak. O ano? Ano yan? Kailangan may pagsisita sila sa loob ng bahay. Oo. Di ba ho, man dapat ang bawat isa ay may privacy. Oo. Bakit nag-decide ka na ang kwento mo ay iliham mo sa amin sa magpakailanman? Ano yung nag-udyok sa'yo na dapat mo itong ibahagi, i-share sa ating mga televiewers ng magpakailanman? Yung asawa ko nga ho, ayaw pang pumayag na nandito ho ngayon. O bakit? Baka raw ho mapayasa sa mga mag-anak. Sa akin naman, nakalipas. Gusto kong mangyari to. Para doon sa mga kapatid ko na hindi nila ako maintindihan. Hindi nila ako binigyan ng pansin na dahil tinatawagan ko sila, hindi nila sumasagot. Sumagot man, busy sila. Hindi nila, ayaw nila ako makausap. At para doon sa mga kamag-anak ko sa isang lugar na yon, mawala yung mga agam-agam nila na masama akong tao. So, nais mo lang iparating na nangyari ang mga nangyari. Hindi ko sinasadya. Dahil sa ito yung mga tawag ng pagkakataon. Yun po. Tawag ng pagkakataon. Bong, salamat ha. Thank you so much. Paano nga ba nasusukat ang tunay na pag-ibig? Mas dakila ba ang pagmamahal? Kapag ito ay iyong ipinaglaban kahit sino pa ang masaktan. O yung ikaw ay nagpaubaya dahil ayaw mong makasakit ng iba. Lalo na kung ang iyong karibal ay malapit din sa iyong puso. Kung tayo man ay malagay sa ganitong sitwasyon, ang mas mahalaga siguro natin isipin ay hindi ang atin lamang pansariling kaligayahan, kundi kung sino ba ang mas may karapatan na magsama sa batas ng tao at sa mata ng Diyos. Ako po si Mel Tiangco. At ito ang natatanging programang naghahandog sa inyo ng pawang mga totoong kwento lamang. Ngayon, bukas at magpakailanman.